So may tanong, tingnan niyo po. Ang tanong, kailan po mag-pruning? So pwede na tayo mag-pruning kasi fully developed na yung mga dahon. Greenish na po yung mga dahon. Mature na po yung mga dahon. So yun ang tandaan natin, huwag tayo mag-pruning kung bata pa yung mga dahon, nagpa-flushing pa siya. Ibig sabihin, ito. Ano pa lang? Nasa flushing stage pa lang siya. Yan. Tapos, pangalawang ano, kung kailan tayo mag-pruning, dapat hindi siya El Nino. Merong ano talaga siya, yung El Nino na 3 months hindi siya umuulan, bawal tayo mag-pruning nun. Pero ngayon, pwede tayo mag-pruning kasi lagi namang naulan. So, katulad yan, ano, makulimlim, tingnan mo. Focus mo dyan, oh. Wala siyang dapat ganito, may mga init siya. Yan, parang kaing yung size ng init niya, yan, ganyan, yan, yan. So, ito, dapat tagusan. Tagus yung sikat ng araw draw. Ito, walang tagus. Kaya, nagkaroon siya ng padrat, ito. Hindi mo inalagaan, yan. Namatay siya. So, kailangan natin mag-pruning. O, kailan mag-pruning? Sir, kailan mag-pruning? Anytime, pwede tayo mag-pruning. Basta, healthy yung mga dahon. Tapos, kahit pa namumulaklak yan, kahit may mga chiril yan. Ang tanong, kung gaano kadami yung tatanggalin natin ng mga sanga at saka dahon. So, slight lang, katulad yan. Yan. Tanggalin natin yung mga unwanted na mga sanga. So, gumamit ako ngayon ng 7-knife. Anong purpose sa 7-knife? Yung pruning, sir, pag gano'n mo dito, yung mga pag masyado kang malapit, pumapasok dito, pumupunta sa ano mo. Yan, ganyan. Lalagari ka. Pupunta yung mga ano. Although, maganda rin naman siya. Tapos ito, mataalas to. Kaya walang problema. Kaya sa malayo, kahit dito ka, tanggalin mo yan. Ano, slanting pa, slanting, ano? Ikot ka, draw. Dapat ikot ka. Nag-moving ka ba? Oh, yan. Tanggal. Kahit pa slanting mo yan. Hindi ka maano ng mga langgam. Hindi mapapasukan yung dito mo. Yan. Diba? Matalas eh, draw. Yung mga unwanted na mga sanga, yun ang tinatanggal sa pruning. Yung mga worm branches, mga ganito, oh. Yung mga ganito, mga worm branches. Yan. Parang uod sila ba? Kumakain ng vitamins ito. Ito. Kumakain ng vitamins to. Sa kakao. Kaya tinatanggal natin yan. Nihilisan natin yung kakao para makapasok yung sikat ng araw. Ito naman 7-knife. Ito. Madali siyang gabitin. Kahit sa malayo, kuha mo pa rin. O, di ba? Nihilisan mo. Para magkaroon siya ng bulaklak. Pag nasikatan siya ng... Yan, na-open natin na mo, bro. Di ba? Ang ganda. Pag na ano siya, na-expose siya sa hangin, sa sikat ng araw, lalabas yung mga ano, mga bulaklak na ito, mga flower. Mga flowering niya. Lalabas 'yan. Tapos magkakaroon ng attraction yung mga pollinator. Kasi ano na siya eh. Open na siya sa lahat dito sa pollinator. Kaya magkaka-develop siya sa chiril. Dahil sa pruning mo, ito hindi siya ma-abort. Kasi yung nutrient sana papunta rito, pumunta doon sa mga worm branches. Kaya dapat tanggalin 'yon, yung mga ganun. Ito draw, mga ganito draw. Mga maliliit. Pruning pa rin to, cacao lover. Pero hindi siya heavy pruning. Control lang siya para, tingnan niyo po. Sikat ng araw, ayan. Papasukin natin, di ba? Oh. Ito, gamit talaga to 7-knife. Kaya nga, inaano ko to eh. Binibenta ko to sa online. Kung gusto mag-avail. Kasi tingnan mo, dito ka lang eh. Oh, pasok na yung araw. Iba kanina, di ba? Ayan, oh. Kung titingnan mo kanina, dito lang ako. Hindi ako na ano ng mga antik. Ng mga langgam. Ayan, oh. Pasok na. Pruning pa rin yan. Hindi ma-abort yung mga ano dyan. Kasi wala naman tayong ginalaw. Mas madidevelop pa yung mga chiril. Yung mga, ano, bulaklak. Mapollinate pa sila kasi mag-attract na nga siya ng mga pollinator. Ikot ka, bro. Attract na nga siya ng... So, yan na, didevelop na. Tingnan mo. Open na siya, bro. Open na yung kakao natin, di ba? Pa slanting. Yan ang 7-knife. Kaya lagi kong inaano eh. Mag-avail yun ng 7-knife. Ayan, makakapasok na yung sikat ng araw, bro. So, anytime, pwede tayo mag-pruning. Pwede yung pruning. Basta, depende sa dami ng tatanggalin mong, ano, na mga branches, mga dahon. Ayan, tingnan mo. Ayan, tapos na yan, para sa akin. Madi-develop na to. Ngayon, ang pruning, napakasimple lang. Hindi yan heavy pruning. Production pruning lang yan. Axis pruning, madi-develop. Mayroon tayong sample draw na ginawa dyan. Pagkatapos ating mag-pruning, ganyan yung itsura niya, kaulaber. Hindi na mapapadrat yung
mga kakaw natin dito kasi tagusan na yung sikat ng araw. Pero marami pa rin mga dahon. Sapat pa rin yung mga dahon, makapag-supply ng kanyang bunga. Yung mga dahon na yan, punta doon sa bunga. So, mag-add pa rin siya ng mga bulaklak kasi nga, napruning natin. Ganyan. May mga hinog na sila. So, dapat i-harvest na. So, kita na siya. Pati dito. Yun, may mga padrat. Dahil nga, makulimlim kanina. Yan. So, dapat i-harvest na to. Kung may makukuha pa rito. I-sanitize natin yung area. Tanggalin yung mga padrat. Ibaon. Sunugin. So, malawak po ito. Cowlover, yan. Bata pa to. Wala pang 10 years old. Pero kita na. Kita na yung mga bunga niya. Yan. Nakatayo na lahat.